So yun mga boss, magandang hapon ulit. Berea Homes Project mga boss, okay? So bukas magbubuhos na ng poste tsaka nung plant beam mga boss. So kailangan yung dugtungan ng poste mga boss, malinis siya, okay? So wala siyang tinatawag na bad mortar. So kailangan tanggalin siya, okay? So napakahalaga nun para yung connection ng dalawang buhos, dugtong na dugtong talaga mga boss, okay? So kailangan tanggalin tong mga bad mortar. Okay, tapos yung natitirang semento sa ibabaw mga boss hanggat maaari tiktikin din to. Okay, so lalabas yung dapat yung original na concrete mga boss. Okay, so yan lang yung tips natin. Kailangan malinis siya. Okay. So kailangan sure na malinis siya bago lagyan ng forma. Okay? So yan mga boss. Oh. So yun yan dapat. So wala siyang bad mortar. At the same time, kailangan lumabas yung original na concrete niya mga boss, para yung kapit yung dugtong nung dalawang poste sure bull, okay? So lahat yan mga boss kailangan natin linisan. Para bukas, okay na siya. So, kailangan malinis na malinis siya. Para pag tinakpan mga boss, wala na tayong kailangan pang bantin pa. Okay? Yun no. Swabing swabe. So lahat yan kailangan nating linisin. Okay, number one mga boss, yung the best way na kailangan bago magbuhos mga boss, bago lagyan ng takip ng siding na tinatawag formworks, kailangan malinis na to, wala na siyang bad mortar. So kailangan lumabas yung bakal, same time yung original na concrete mga boss. To tatanggalin yung pinakang ibabaw, yung bad mortar na tinatawag, okay, mga tay-tay na semento tinatawag, okay. So lahat yan mga boss nalinis na natin. So para pag nilagyan na siding, ayos na siya. Okay. So yun lamang po muna mga boss ang ating project update dito sa Berea Homes Calamba mga boss. Maraming salamat mga boss. Ingat po lahat. God bless us all mga boss. Thank you.